O, sige mga bata, ano yung magiging topic natin? Suggestion? Ikaw, ano? RJ, anong topic natin ngayon? Katulad po, pag yung pumunta po yung rin sa madilim, sa ilalim ng kalsada, yung ano po, yung kuryente niya po sa taas na nababaliktot kasi po, pag po naglindol. Yung tren? Opo. Ah, yun yun ang gusto mo. Sige, ikaw naman ano? JR? Pagka naman kayong sasakyan dalawa, hindi pwede mag-train. Pagka may kasamang train, ano doon sa kalsada? Nagsabog. Ah. Pero yung gulong niya, ano nangyari na tamaan ng sasakyan. Ikaw naman, no? Si ano muna, si... Ito muna, si... Nakalimutan ko pangalan. Aaron. Sige, Aaron. Ano naman yung... Sige. Babe muna, si Aaron. Pakinggan mo si Aaron. Tapos na kayo eh. Tungkol sa New Year, dandaan po kayo mag-fireworks. Dahil yung mga ibang bata na nasusugatan na po. Isa ka man. Ah, yun naman kaya, no, Aaron. Regarding naman dun sa mga pagpapaputok. Alam nyo ba? Delikado po yung mga nagpapaputok. Delikado talaga yun. Ganito, lahat ng binanggit nyo, yung sabi ni... Tungkol po yan sa accident. Kasi ang sabi niya kanina ni Jesse, yung train pag nawala sa ano, na... Riles. Ma-aksidente. Gagaya pag nabaliktad, o. Ito yung riles po. Oo, pag nabaliktad. Ito yung train. Kung nawala ng ano, control sa train, mawawala yung sa train. Malalaglag po sa riles. Ganito po. Minsan po may na-accident. Dapat yung train dadaan siya dun sa... Riles. Kasi kapag nawala siya dun sa kanyang linya o sa kanyang daan, halimbawa, ang tawag nila dun na discarin. Ibig sabihin kasi nawala siya po, sa siya riles. Siya po'y nagbahatid sa mga tao. Oo. Na pag sa ayaw niya po dun sa sasakyan, doon po sila sumasakay sa train kasi po ayun po yung mas mabilis. Aksidente. Madali po yung aksidente kasi po mabilis yung pagtakbo. Oo, yun ang kalimitan din. Kahit naman hindi sa train, basta kapag mabilis tapos hindi maayos, na aksidente. Na aksidente yung mga ibang kotse tapos po nababangko. Oo, nadadamay. Pag may mga tao din, I like trains. Ganito yan. Lahat na nabanggit ninyo, tinanong ko kayo kung anong ating topic na pag-uusapan. Ano banggit ninyo lahat? Aksidente galing sa'yo. Sabi mo, pag nagpapaputok, may mga napuputukan. Alam nyo ba, alam nyo ba na sa pagpapaputok, hindi lang mga naputulan ng kamay, hindi lang natanggalan ng... Meron kasi nabubulag. Meron kasi nasasabugan sa mukha. Namamatay. Ibig sabihin, dapat lagi merong pag-iingat. Kasi po, apoy po yun. Meron naman nasusunog. Kuya, ako din na yung hinahawakan. Ah, anong tawag doon? Yung hinahawakan, yung parang... Ano yung pumuputok ba siya, yung liwanag lang? Lucis ba yun? Yung liwanag. Lucis fire bomb. Ah, yung hinahawakan lang ganon? Yung sinasulat yung ganon. Ako po nagpaputok, sandali lang. Ay, alam niyo ba sa pagpaputok, meron akong na-experience dyan? Gusto niyo malaman? Kwento ko? Kasi dapat kasi lagi nag-iingat. Ganito yun. Nag-uusap. Bago ba kayo, bago yung spring graduate sa dita na? Nag-uusap kami. Bakit din yan? Ano mag-usap isa mga kita? Meron din sa ano pa nga. Sige, tuloy tayo. Ganito yun. Yung... Ako ka, birthday ko. Busy. Special ano ka pa, ha? Invite niya, no? Ni minsan RJ. Po, pag yung train na nasa baba, napapuntang tagig, ano po, minsan po nababangga, natutumba po. Tapos po sumasabog, pag may nakaharang pong bato, ano po nababangga, nababangga po sila, tapos bumabagsak. Pag may tao pong nakaharang,
mamamatay sila. Mm-hmm. Alam nyo, ganito yun mga bata. Mapapangga po yung mga tao. Oo. Pag pumayikal sa, ito po yung kalsada, ito po yung rails, gaganon yung kotse. May dumaan na pong train, masisira po yung kotse at saka train. Oo, mayroong ganon. Kumbaga doon sa daanan ng train, minsan, di ba, may mga sasakyan tumatawid. Eh, paano yun kung malapit na yung train? Tapos, traffic, hindi agad makaano. Mabubunggu yun kasi ang train talaga, ang talagang hintuan niya doon sa tinatawag na... Station. Station, na kung saan doon sumasakay at bumababa yung mga... Tao. Tao, may, mga pasahero. Ngayon, paano minsan may daanan na ano... May sirakan. Oo, di may, kaya may mga... May mula. Oo. Aksidente yun. May mga putol. Sa Roblox, may ginawa akong train, pero wala na may missing piece, nasira lang. Minsan po, pag yung train, dumadaan po sa tulay na rails. Minsan po, pag dumaan na po, mababa, nasisira yung rails. Tapos po, bumaba, nahuhulog sa tubig. Tsaka po sa mga dagat. Tatamaan po yung mga bangka. O yan. O di, halos nakapagkwento na tayo regarding dun sa mga aksidente na nangyayari. Mga paputo. Alam po, marami kayong kwento. Hindi tayo maubusan. Pag malambot na po yung mga daanan ng train. So ang dapat lang natin po, lalagyan po ng harang ng mga gumagawa ng train. Dapat rilis ang... para hindi po matumba yung rilis para alam po ng gumagawa ng train. Oh, dami kwento niyan. Para alam po ng train hindi po sila masisira yung train. Oh, tapos ka na. Si ano naman? Si Jer naman. May kwento ko. Sige, pakinggan natin. Nagbang ka yung sasakyan sa shop. Yung tapot na niabakan yung motor siya, yung sasakyan ni bangka niya. Patapos yung nangyari sa truck, nagtalon. Ay, truck ang tumalon? Oo, patapos ang grabe na aksidente. May mga namatay. Ako lang mamatay. Isa lang, tapos, sige. Pagkatapos ito, may tatanong ako sa inyo. Sige, si ano naman, si... Si Iron naman. Sige, Iron. Magdahanda po kayo sa mga fireworks, lalo pa nga sa mga buntis, mga bata, tapos may tao na may sipon. Bakit? Anong may sipon? Ano, makakatrauma. Ah, ganun. Yan yung advice ni Iron sa ating mga tagapakinig. Hindi din makahinga. Oo, alam nyo ba? Kapag buntis yung, alibaw, yung nanay natin, alibaw, o sino mang babae, pwede maka-apekto yun sa dun sa bata. Pwede yun, kasi minsan, di ba, meron yung magulang o yung nanay, magugulatin. Oo, may magugulat. Minsan nga, merong, hindi niya alam kasi may puputok . Yung magugulat yung kahit naman sino, di ba nagugulat? Opo. So, ganito yan. Marami kang kwento, marami si JR kwento, si Aaron, marami din. Pero ang isang dapat nating matutunan dyan sa mga nangyayari mga panganib kasi nasa Biblia, nakasulat, marami talaga. May mga aksidente talagang mangyayari. Pero ang dapat nating magawa, dapat lagi tayong... Mag-iingat. At bukod doon, magdarasal. Yan. Lagi tayong hihingi ng tulong at awa. Sa Diyos. Kasi kapag tayo nanalangin sa Kanya, siya po yung magbibigay. Siya yung bahalang mag-iingat. Siya yung magsusugo ng mga anghel para iiwas si Jesse sa aksidente sa tren. Si JR naman para hindi ma-aksidente yung sasakyan. Tapos si Aero naman para hindi maputukan. Kasi lahat yung nakakamatay yun . O sino ba ang may-ari ng buhay? Si God! So siya rin yung makakapag-ingat sa atin. Ang kailangan na natin gawin tayo ay sumunod sa Kanya. Kasi po siya po yung nagbuhay sa atin. Yan, very good! At siya ang gumawa ng tao. At ng lahat ng mga bagay. Sige, pag-usapan natin. Magandang pag-usapan yan. Minecraft. Di ba? Ganito. Hindi naman yung to . Tatanungin ko kayo. Isa-isa lang ha. O tatanungin ko sa'yo. Bakit ginawa ang tao? Damo? Kaya...
Kasi po, para po may mamakain yung mga alaga. Kagaya ng? Mga baka. Baka! Katulad ng kalabaw. Kalabaw! Ayan. Baboy. Oh. Tama yun, tama yun. Pero, sige. Si ano naman, si Jer naman. Jer, bakit ginawa ang damo, pinatubo ng Diyos? Wait. Hindi, sagutin mo muna. O, dali. Ang nangyari doon sa isang bar. O, pakinggan. Nangyari sa truck, nabangga doon sa... Oo, tapos na tayo dyan. Tapos na si Tente. O, tapos na tayo. Doon, ang tanong ko naman, bakit ginawa yung damo, pinatubo ng Diyos? Sabi ni Jesse, para sa? Para sa kabayo naman. Ikaw. Ako po nagtatanim. Nagtatanim. Bakit pinatubo yung damo? Para saan? Ako po nagtatanim. Para may pagkain. Para may pagkain. Ako po nagtatanim sa bahay. Lahat ng sagot nyo. Pag yung mga puto po ng kalamansi, ano po, binibilang ko, nagbukay po ako, nililibing ko, dinidinigang ko, tapos po parang po may makain kami, tsaka yung sisiyo. Oo, tama yung sagot ninyong lahat. Kung bakit pinatubo yung damo, di ba? Ang sagot ni JC, para pagkain ng hayop, kagaya ng kalabaw, sisiyo. Sisiyo. Hindi, awa. Kami nagpakala kayo. Oo. Lahat ng yun, kaya yun yung ginawa, pinatubo para sa? Isagot mo, para sa pagkain. Kasi pag yung damo kinain ng baka, yung baka ay kakainin naman ng? Tao. Oo. Pag kinain ng kabayo yun, mabubuhay sila. Lalaki yung kabayo. Magkakagatas yung baka. Tapos kakainin naman ng? Kakainin tayo sumakalain. Yan. Very good. Ako po. Ano po? Ano pa? Ako na. Pwede ba? Oh, sige. Pasagutin natin si ano? Si... Ano pangalan mo? Pakilala ka muna. My name is Sian. Oh, sige. Ano naman sagot mo? Zion yung ano? Para gumanda yung bansa natin para mas naging green and blue. Oh, yung damo, di ba? So, ibig sabihin may purpose yung paglikha ng Diyos sa mga bagay kagaya na? Damo. Pero ang lahat ng yan, oh, dito ka muna, ano? Dito ka muna, JC. Ah, JR. Pinag-uusapan pa tayo eh. Oh, lahat ng sagot nyo, tama yon. Walang mali dun sa sagot nyo, tama yon. Pero ang dapat nating maintindihan, JC. Para po mabuhay mga alaga katulad ng mga sisig. Oo nga, ano na pa kayong sinasabi mo? Yan. Yun. Very good. Tama naman lahat yun. Kaya ginawa ng Diyos kasi ang lahat ng bagay, pati yung mga bagay na hindi nyo nabanggit, lahat yung, kaya yun ay ginawa ay para sa tao. Alam nyo ba yun? Oo, kasi tingnan mo, kapag walang bini na pinatubo ang Diyos, kahit magtanim ka, kapag hindi naman pinatubo ng Diyos, hindi naman lalaki yung pananim, di ba? Oh. Kaya sino ang lahat ng may kagagawa niyan? Si God. Mm-hmm. Kaya dapat anong gagawin natin? Magpapatubo na magpapasalamat tayo. Kasi diba? Kasi pinapatubo na po yung mga tinanim. Mm, lahat 'yun. Very good. Kaya Brad, yung mga puno na ano natatanggal na kaya nagkakaroon na ng ano ng baha. Dahil di kasi makaasa. Yan. O tama si Aaron. Meron kasi mga punong pinatubo ang Diyos. Ang ginawa ng mga tao, tinanggal nila. Anong nangyari? Nung umulan ng malakas, binaha. Bakit? Kasi dahil wala ng puno. Kasi hindi na lang. Kasi ang puno lang ang nagsasak ng tubig para hindi magkabaha. Ayun, isa sa dahilan kaya bumabaha. Kasi nawawala yung protection ng lupa, lumalambot siya. Eh di ba pag may puno, may mga ugat-ugat yan. Yep. So parang nagkukontrol siya ng pagbaha, kasi syempre, bukod doon, nag-absorb na. Ako po yung bumaba po ako sa ilog. Patagal na po yung lupa doon sa ilog. Lumubog yung pa ako. Dahil? Ano po, matagal na po. Napalambot po ng mga tubig. Bukod doon, wala na nagpa... Putik na po. Oo. Wala na
nagpapatibay dun sa lupa, kaya pag bumaha, sumasama yung lupa. Pero kung may puno yun, sa mga damo, hindi agad siya mabilis na. Lati po kayo sa kaya, ilog namin, yung ilog po namin, ano, yung ito po yung tulay, yung tubig po, gumana sa ilalim ng ano, yung tulay. Oo po, tumaas. Tumaas, ibig sabihin, lumaki yung tubig, lalampasan pa yung ano, tulay. Oo, oh, kita mo na. Pero kung marami mga puno, yung isa hindi po, ba yung isa po malakas? Nagis niya po yung bola, tapos po pinapalangoy niya po yung ano, mata, yung mga bata. Mm. Yung isa po yun. Si ano naman, si Aaron naman. O Aaron. Naging acid rain na yung ano, yung ano ulan. Dahil kasi yung dami na yung acid na ano, napapasunog. Oo, kumbaga nagkakaroon mga pollution. Ang nagiging oo, nagkakaroon ng ano. Minsan po kasi po, ano po, minsan po pag lumalakas po yung ulan, napapalambot niya po yung mga tubig. Kaya po kumakapit. Tubig? Lupa. Ay, lupa po yung tapos pa pag na ano na po napalambot na po, natutumba yung mga ano, hindi na po niya makapitan. Oo, pero ang lahat ng yan dapat natin maintindihan. Dapat tayo ay laging manalangin at magdasal. Oo, magpasalamat sa lahat ng mga kabutihan. Yung puno po kasi siya po yung sumisipsip ng tubig para siya magkaroon ng mga bunga. Ayun! At yung bunga ng puno? Yung kakain ng mga tao. Halimbawa? Apple. Ano pa yung puno? Saging. Ano pa? Orange. Mm. Orange. Grapes. Ano pa ang alam nyo? Orange. Orange. Strawberry. Mangga. Prutas. Ano pa ang alam mong prutas? Sampalo. Ano pa? Bayabas. Ipig. Mm-hmm. Lahat ng yun pag kinain natin. Ubati. Healthy. Dahil meron yung mga vitamins at nutrients na kailangan ng ating. O sino kayong sa inyo kumakain ng gulay? Ako. Ah, very good pag kumakain ng gulay. Oh, hindi naman kasi importante yung mataba. Ah, importante, malakas yung pangatawan mo. Kasi mayroong mga matataba, minsan nga, pag mataba ka, mahirapan kang kumilos. Kailangan kang kumakain ng burger, mga mahirap. Actually, prone yun sa mga sakit. Dahil hindi masyadong nadadigest. Kumbaga, pagpapalaki na po, magkakakanser. Ayun na matindi nun pag nagkakanser. Kasi pag nagkakanser, stage 4, mahirap na. Tapos pagkain ka ng kain ng mga matatamis at naasin na magkakain sila yung inis. O, tatandaan nyo ganito mga bata. Inis to. Lahat ng sobra, masama. Kaya pag sobra ka kakain, ang mangyayari sa'yo, lalulubo ka ng lulubo. Pag lumubo ka na, magkakaroon ka ng high blood, mahirapan yung puso mo. Sakit ang tiyan. Mangyayari, pwede kang ma-high blood o magkasakit sa puso. Heart attack. Yun, ma-heart attack. Magkakaroon ng mga blood clot yung pagbabara sa litid. Magkakaroon ng mga, siyempre, mataba ka. Marami kinakain mga taba, mga karne. Magkakaroon ng bara o tinatawag na mahirap! Yun, blood clot. Magkakaroon ng bara. Mahirapan tayong Kuya lang yung ano? Kuya lang yung slurp. Hmm? Mahihilo tayo. Ano yun? Slurp. Ano yun? Sige. Pag 37 seconds, magkaka-heart attack ka nun. O naman, wait. Kasi hindi ka makahinga. Ay, naman. Slurping. Oh, basta, lagi natin gagawin. Magpasalamat at Magsalamat. Ang minyo pa, parang ginipan po ako na nakakatakot. Nag-dasal po ako para po maiban yung panaginip ko. Oh, very good. Oo, kasi marami talagang panaginip pag natulog ang isang tao, maraming panaginip. Pero ilan lang yung natatandaan natin doon? Natulog eh. Kuya Brad, nagdadasal ako at palagi para hindi ako magkaroon ng nightmare. Brad, kami dalawa po pala. Very good, very good. Sa guys,